Ang pagpatol sa iba ay hindi pagkakamali. Ito ay desisyon. Sana enough yung time para maitawid ko yung message ko sa topic na to. Dahil may kalaliman at sana magets ng lahat. Dahil didiinan ko ang mga sasabihin ko dito para na rin makatulong sa nasa ganyang sitwasyon. Tama, ang pagpatol sa iba ay hindi pagkakamali. Ito'y isang malaking desisyon. Dahil ang pagkakamali para sa akin ay nagawa mo at sa pagtakbo ng oras, marami ang nagsabi o nakaalam ng ginagawa mo at iparirealize nila sa iyo na mali ang ginagawa mo. At kapag nalaman mo, itatama mo. Meaning, nalaman mo ang damage sa buhay mo. Nalaman mo na may masasaktan na iba na malapit sa iyo. Kaya ang ginawa mo, itinigil mo dahil marami ang nasasaktan at naapektuhan. Next, ang pagpatol sa iba ay desisyon. Sa una pa lang, alam mo na mali. Walang marirealize na mali dito. Dahil sa umpisa pa lang, alam mo sa sarili mo na mali. Maling mali. Hindi na kailangan may magsabi sa'yo. Dahil sa umpisa pa lang ng pangangaliwa mo, alam mo na mali. Alam mong maraming maapektuhan at alam mong maraming masasaktan. Ang gagawin mo na nga lang, hahanap ka ng maraming rason na ang iba ay mag-iimbento ka na lang para na lang ma-justify ang ginagawa mong mali. Ang mga maliliit na bagay ay palalakihin mo. Ang mga simple ay paggagrabihin mo. Ang mga problemang natural naman sa isang relasyon, ngayon magdadrama ka na akala mo lubog ka na sa problema. Didiinan ko lang yung sinabi ko ha. Yung iba, sa rason mo, imbento mo na lang. Gawa-gawa mo na lang. At sa imbento mong ito, wala ka ng pakialam. Madamay na ang madamay. Again, desisyon mo na ang pagpatol sa iba dahil ipinagtatanggol mo na. Tandaan, kapag mali ang isang bagay, balubaluktutin mo man ang rason mo, mali pa rin yan. Sorry sa sasabihin ko ha. Huwag mong isipin na lahat ng kausap mo na tumatango sa'yo, tanggap ang mga dahilan mo. Wala lang silang magawa dahil feeling nila aawayin mo sila, oras na kumontra sila sa iyo. Ang hirap ano? Sa dinami-dami ng daldal mo, sabi ng puso mo, mali yan. Sabi nga sa Hebrews 13:4, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery.